sinisigurado ko na magkakaroon ako ng isang video per week kahit na nagtrabaho ako. Because it's what I love and it's what you love. We both love it. We are both enjoying it. That's why I'm making time for it. I'm going to stop reading for tonight. But alam mo, oh my God, yung camera. Bilis. Okay. It's 12! It's 12! It's start of the film with 3 the fun. It's start of the readathon. It's start of the readathon. Hello! Welcome to the start of the film with 3 the fun. Hindi ako makasigaw kasi oh my gulay mga kababayan, alas 12 na. Marami na natulog na kapitbahay. Ayoko namang magalit sa akin ng mga kapitbahay ko. Ang dami namin naghihintay dito sa GC. Pero ang una kong gagawin is gagawa muna ako ng lemon tea. Actually, ano lang siya, parang lemon juice na mainit. First thing you need to do is mag-init ng tubig. Habang pinapainit natin yung tubig, we have our lemon in here. Kukuha lang siguro ko ng 2 slice ng lemon. 2 slices is already enough para maging maasim yung ganito karaming tubig. Ganun siya katapang. Board in a house, I mean a house board. Yes! And slice another. British accent ka, girl! Yes! Okay, ngayon naman pipisain natin tong mga lemon na to dito sa tasa. Now, nalasqueeze na natin yung juice ng lemon. Lalagyan naman natin siya ng ating pampatamis, pero hooray! Hindi siya sugar, authentic honey. Siguro mga 3 kutsara ng honey. Update, yan na itsura niya. Now we have our lemon tea. Okay, di ba sabi ko sa inyo, re-record ko yung buong journey ko dito sa reading vlog na to. And di ba 2 weeks to, so naisipin ko, sa isang video, dapat at least 3 days yung mangyayari sa video na yun. And sa bawat video or vlog na ilalabas ko, meron tayo mga certain topics sa pag-uusapan in order for this reading vlog to be talking about non-bookish stuff or non-bookish things. Kasi alam mo yun, para malaman nyo yung mga thoughts ko about mga certain topics or kung mga gusto kayong malaman about sa akin, about sa booktubing, i-discuss natin yun every videos. Anyway, ang libro na plano kong basahin tonight is Lumayo Ka Nga Sa Akin ni Bob Ong, because this is just a short story and this is a comedy. So feeling ko hindi ako aantukin, ganun. Let's just go ahead and read. Let's go! Pero bago pala tayo magbasa mga kababayan, tikman muna natin kung tama ba ang tamis nitong ating palemon ni Mayor. Ah, so good. Ang sarap, grabe po. No, magbabasa na ako ha? Oo, sige, dyan lang kayo. I start to wonder if I should change my mind. Already done with Lumayo Ka Nga Sa Akin ni Bob. Tulog na muna ako kasi nagugutom na ako. Ayoko naman kumain ngayong gabi dahil hindi lang makakatulog. Good night! Hey! Hello! I look like shit. Kagigising ko lang, di pa ako naliligo. Anong oras na? Mga alas 12 na ata. Kasi anong oras na ako nakatulog kagabi mga kababayan? Mga sense. Siguro mga 4:30 AM and then hindi pa ako makatulog. Parang something is off. Alam mo, parang unease. Let's just talk about the first book na nabasa ko. And what I can say is this book is still funny. Nakakatawa siya pero may laman. Alam mo yung hindi lang siya puro pagpapatawa. This is a parody of local media at hindi lang siya about sa movie. It's all about, you know, all of the media that we have here in the Philippines, like radio, books, lahat ng issue ng rant ni Bob Ong about local media is in here. And I can say that I really agree to the points or yung mga sinasabi ni Bob Ong about this book. Some of his points or rants are my rants as well. I rated this book 5 stars, by the way. Yes! Kung gusto yun ng audiobooks and ebooks, sobrang libre yung script for 1 month. I will leave a link down below sa script kung saan pwede kayo makakuha ng free. Take advantage of it. Kasi sobrang, ganda. Pinalitan ko yung white lady prompt ko kasi dapat yung sa white lady prompt ko, ito yung babasahin ko, diba? 1,000 pieces of you. Pero pinalitan ko siya dahil nung nakita ko na free sa script yung The Hate You Give ni Angie Thomas and nakita ko na white cover siya, automatically na-evict yung 1,000 pieces of you and I'm already at 4%. Tumigil muna ako because gusto ko muna magbasa ng physical copy while I'm drinking coffee and ang babasahin ko is Gikirela! Ha, yung mga pinagkapihan ko pala nandito pa, napakababoy talaga. Magbabasa lang ako doon habang umiinom ng kape. So yeah, see you later. We can run away to another place. No need to worry. Escape. May namimigay ng relief goods. Galing po ito sa local government. Thank you po. Okay, so we have our relief goods from the LGU of Navotas. Relief goods haul. It's a lot of bigas. Okay, bigas. 6 pieces itong Young Towns corn beef, tapos
6 pieces din yata nito sardinas. Thank you, LGU of the Botas. Yes. Hello! Okay, nilagay ko sa tripod para hindi shaky. I'm just reading Geekerella, As of the Moment. I am on page 43. Dito muna ako mag-focus sa librong to. Today, we're just going to talk about certain topics. Today, we're going to focus on education or job from Whimsy Wonders, which is, ang sabi niya is, bakit hindi ka na nagtuturo? Teaching is really stressful. Nung high school ako, alam niyo ba, pag sinasabi ng mga teacher na, anong gusto mong trabaho in the future? Sinasabi ko, gusto ko mag-teacher. Sinasabi nila, ba't gusto mong mag-teacher? Ang hirap-hirap maging teacher. And nasa isip ko noon, anong mahirap sa pagiging teacher? Eh, magtuturo ka lang naman. And then, nung nagturo ko, private school, dun ko na-realize na shit, ang hirap nga talagang magturo. Teaching does not require just a knowledge, but also, the other important thing about teaching is dedication. You need to be really dedicated because it is more than just teaching, mga kababayan. Because there's a lot of things na kaakibat ng pagtuturo. Paperwork, lesson plan, visual aids, pasensya. Grabe, pag teacher ka, matetest talaga yung patience mo. As in, iba na kasi yung way ng pagtuturo. Tayo ng mga bata pa tayo, okay lang kapag sinigawan tayo ng mga teacher natin. For example, pinatayo tayo sa isang sulok dahil sa kasalanan natin. That's not a big deal, but right now, sobrang sensitive na ng mga magulang ngayong panahon. Alam mo yun, mapatayo lang yung anak nila sa isang gilid dahil maingay yung anak nila. Kasabihin na nila, that's not right, that's not fair, that's punishment. Magre-reklamo na sila sa'yo, gusto nila matanggal ka agad ng lisensya, ipapatulfo ka na. Somehow, that really affect teaching and discipline sa bata. First of all, parents, disciplining your child ay dapat nagsisimula sa bahay at huwag niyong iasa sa mga teacher. Yung mga teacher, suporta lang yan. Pero kayo dapat yung mauuna sa pagdidisiplina sa mga anak niyo. Kaya, ang masasabi ko na lang talaga, kapag estudyante kayo, huwag kayong maging demonyo sa mga teacher niyo dahil hindi kayo nakakatulong at hindi kayo nakakatuwa. Nagalit pala. Ang pinapoint out ko lang dito is mahirap maging teacher. It requires dedication and a lot of patience and a lot of effort. Kaya nandito ako ngayon sa call center company because this is the company where I feel like I can be in a better position in this company. Life is so short to stay on a place na alam mong hindi ka naman masaya. Do the things that you love and do the thing that you're passionate about to make your life worth living. Life is very unpredictable, mga moms. Pwedeng mamatay ka na, diba, nang hindi mo inaasahan. Kaya masabuti kung ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo talagang gawin sa buhay. Okay, I think that is muna for this teacher discussion. We will discuss more about my job, about education, about anything while we are moving forward in this reading vlog. But right now, magbabasa muna ako ng Geekerella. It's day 2 of the reading vlog! Day 2 of the readathon as well. Binigyan ako ng kapitbahay na may mga bata ng bookmark. Ang cute-cute! Dahil nag-create kami sa Jollibee Char. Wala talaga. Wala kayong maulam, wala kayong makain. Parang paulit-ulit lang yung mga dilata. Kaya nagpag-grab food kami ng Jollibee! Bida ang saya! Yes! Rufa me. Oh, kakain muna ako and then... Kain muna ako? Oo, sige. Pati ako nag-explain. Hello! Welcome naman sa day 2 ng Readathon! Katatapos lang namin kumain at welcome na naman po sa bagong episode ng tatawagin natin Gaano Kaka Undecided sa TBR mo! Ang aking nabasahin sa White Lady ay 1,000 Pieces of You. Pero nagbago ang isip ko at pinilitan ko yun ng The Hate You Give dahil nga 30 days free yung script. But the problem is, parang hindi ko ganun ka-attach sa The Hate You Give. Kaya naman, naghanap na naman ako. Oo, sabi ko, wait, maghanap nga ako. At nakita ko ang libro na finally sana ito na. Alam nyo kung bakit ito yung pinili ko kasi makakapag-combine ako ng dalawang prompt, yun ngayong White Lady and The Berberocaw, A Very Large Expanse of Sea by Tahereh Mafi. 6 hours lang, mga kababayan, ang A Very Large Expanse of Sea sa audiobook. Okay, pahinga muna tayo sa pakikinig ng ating audiobook. So, I am on chapter 7 of A Very Large Expanse of Sea and tinigil ko muna. I'm 21% already on the audiobook. I'm so happy and bilis na niyang tapusin. But yeah, tinigil ko muna because I feel like wala na ako sa mood makinig. So, what I can say about A Very Large Expanse of Sea is that I love the writing style, I love the characters, and I love Ocean. Noong pa lang na binabasa ko tong libro na to, I love Ocean already because he's so cute, he's so innocent, he's so pure.
tour, ganon. Ito lang, share ko pa lang pala. Alam nyo ba kagabi, sobrang inatake na naman ako ng anxiety kasi isa sa ka-workmate ko yung namatay recently, as in bigla ang namatay. Buhay na buhay pa siya, lakas-lakas pa niya nung bago kami maghiwalay sa work. Mababalitaan mo na lang pagising mo na patay na pala yung tao eh. So, walang hindi ako makapaniwala, we are all in shock. And then kagabi, dahil iniisip ko yon kung gaano kabilis yung buhay, na-anxious na naman ako, iniisip ko kung ako kaya, paano kaya ako mamatay, kailan ako mamatay, anong way na pagkamatay, masakit ba, or peaceful, alam nyo yun, natakot na naman ako ng anxiety, I'm so afraid of death, alam mo yun, yung parang takot ako sa concept ng kamatayan, sobrang nalulungkot ako kapag naiisip ko na darating yung panahon na mawawala na rin tayo dito sa mundo, nakinig ako ng audiobook, medyo nakatulog ako, tapos naisip ko na naman yung death, nagising na naman ako, nag-cellphone ako, nag-YouTube ako, tapos medyo nakatulog ako, naisip ko na naman, Anyways, pag-usapan na natin yung mga question na pinadala nyo, okay? And sobrang nakakatuwa lang sa readathon kasi nag-updatean nga kami, diba? Meron kaming group chat sa Facebook where doon kami nag-update ng mga pangyayari dito sa readathon na to. Second day pa lang, pero ang dami na rin nakatapos sa isang book and I'm so happy and glad about that. Nakakatuwa rin isipin na yung mga participants are so excited to read and finish books because nakaka-fulfill sa feeling na gawa ka ng readathon and that inspires people to read more. I love that. May nagtanong din pala sa inyo kung ano yung course ko nung college. Graduate ako ng Bachelor of Elementary Education, BEED. General yun, wala kaming majors kasi nga elementary yung tuturuan mo. Dapat alam mo yung lahat ng subject. Pero alam nyo, gusto ko talagang kumuha ng secondary education. Alam mo yung magturo ng high school kasi ang dahilan ko, more mature na sila. Makakakuha ka na ng mga insights and everything. Pero sabi ng tita ko, hindi ka pwede magturo ng high school dahil... marupo ka, char! And I'm so happy din naman na hindi ako nag-take ng secondary education because nung nakapagturo ako ng 2 years, ang naisip ko, na-realize ko, gusto ko talagang turuan is grade 5. Kasi kapag grade 4, ano, bata pa rin yung isip eh. Magagaling lang nila ng grade 3, so medyo bata pa yung utak nila. Ito mga grade 5, hindi na sila ganun kabata mag-isip, hindi rin naman sila ganun ka-mature mag-isip. Kapag grade 6 ka na kasi, medyo nagdadalaga na yung mga ganyan. Grade 5s are in between, so they are perfect balance of maturity and childishness, mga ganun. At ito, tinanong din ni Shazam God, bakit po teacher ang kinuha niyo? Bata pa lang ako, gusto ko na talaga magturo. Siguro kasi napapalibutan ako ng mga teacher sa pamilya. Emil Diaz, if hindi ka teacher at BPO employee ngayon, anong purpose mong career? I want to pursue something na connected sa theater and acting. Ewan ko talaga, may something in me talaga na gusto mag-theater. Anyways, now let's go to the bookish side of this video. Marami ako naririnig na magandang thoughts about Heartstopper ni Alice Osman. And then, isa sa member ng Film Me 3 dito yung nagsabi na nabasa daw niya yung Heartstopper ng free by using Webtoon. Kaya naman, I'm so excited nung na-download ko yung Webtoon. And ang daming comics, mga sis! Nakakatuwa! Ayan, may isang folder sa phone ko kung saan nyo makikita lahat ng mga connected sa pagbabasa. Yes, sis, Vongvong! Ito, ang dami ko nang sinave! Ayan, ang dami ko nang sinave na Webtoon na gusto kong basahin. Free nga ata to. And I'm so excited. Basahin ko muna tong Heartstopper ni Alice Osman kasi marami na ako narinig na magandang reviews dito sa Heartstopper. And then siguro baka mamaya-maya mag-i-edit ako ng day 1 itong reading vlog na to. Kinikilig ako kay Nika Charlie Potek. Sana all. Look. Lord, kailan ako? Kailan darating? Please lang. This shit is giving me all the kilig! Sana all. Sana all nagugustuhan. Ang cute-cute ni Nick. Ang cute ni Charlie. Ah! Nakakakilig! Sobra! They are so cute! They are so cute! Ay, my God! Hello! Okay, anong oras na? Gabi na. Natapos ko na yung Heartstopper ni Alice Osman sa Webtoon. Pero hindi pa siya tapos pala. Parang ongoing pa siya. Sobrang kinikilig ako. Sobrang obsessed na ako. Sobrang ganda ng family dynamics. Sobrang ganda ng friendship dynamics sa story. And then yung issue na natatackle about sa sexuality. I super, super love it. And sobrang kinikilig talaga ako. Sobrang kilig. Ganon. Nabasa ko yung Geekerella ni Ashley Poston. And then after 2 chapters, tumigil ako. Because I decided to edit the day 1 of this vlog. So, let's go ahead and edit. Update. Oh, ito. Nasa page. Ito yung bookmark ko. Nasa page 80 na ako. Ang alam ko magnetic bookmark to eh. Bakit nakasingit? Tinatamad mag-ipit. Oh, dyan ka muna.
Hello! It is day 3 of the reading vlog. And nakatakip ko nung unan kasi wala po akong t-shirt. My God, hindi pa ako naliligaw. Anyways, this phone is a curse to me. Ito! Alas 2 na, 2:30, at wala pa rin akong nababasa ni isang page. Wala pa akong napapakinggan ni isang mga gusto kong basahin. Dahil lagi na lang ako nakagulo sa cellphone. Kaya ngayon, tatabi ko muna siya kasi hindi ako talaga makapagbasa. Grabe! Ayan, so ngayon nabitawan ko na siya. I'm just going to go ahead and continue with Geekerelay. Let's do this! Diyan ka muna. Hindi kita hawakan hanggang tipa ko tapos magbasa ng Geekerelay. Laban! Okay, so hindi ko rin papakita yung mukha ko pero nagdala ko ng snacks, fish, da, at saka itong combi para samahan ako sa pagbabasa na Geekerelay ni Ashley Poston. Let's get it! Skirt! Hello mga kababayan. I'm on page 217 of Geekerelay and I must say that it's starting to grow on me. Hirapan ako edit to kasi yung oily ko. Okay, magpasan siya na yung oily ko. Hindi ako sa kanya attached nung una. Hindi ako attached sa characters and everything. Parang binabasa ko lang siya para tapusin yung manananggal na prompt. Attached na ako sa story and sa mangyayari. It's just light and fun. Kaya madali lang mag-go through sa kanya. 100% attachment is not yet there. Hello! Ayan, nakaharap ko sa amin, di ba? Para medyo artistic. It's already 11:09 PM. This is the last day for this reading vlog. And parang walang nangyari sa buhay ko, mga kababayan. May nangyari ba sa buhay ko? Parang wala talaga. Vitamin C! Parang po sa dagdag lakas. And I'm wearing this towel kasi again, wala naman akong t-shirt. Dahil mainit niya yung panahon na to, natutuloy talaga ako ng topless. Shocking, right? Magpatay ang harap sa salamin dahil naglalagay ako ng aloe vera. Kasi nakakatulong talaga siya sa balat, mga sis. Parang pinin ko nagiging fresh yung balat ko. And ayun nga pala, by the way, tapos na ako sa Geekerelay. Natapos ko na yung Geekerelay. It's a 3-star reads for me. Hindi ako kinilig kay Elle and kay Darian. Kung baga sa panalagang pelikula, parang wala silang chemistry. Ang favorite character ko lang doon is si Sage, tapos si Lonnie. And yung nanay ni Sage. Nag-enjoy ako habang binabasa ko siya, pero hindi ako ganun ka-fully immersed, hindi ako ganun ka-attached. Hindi niya ako, chinook me daddy. Siguro masyado lang ako nag-expect sa Geekerelay. Anyways, and sobrang matutuwa talaga ako kasi alam niyo ba, dito sa readathon na to, talagang sinisipag magbasa yung mga participants sa readathon. And for me, I'm so happy about that kasi ang goal talaga nitong readathon na to is to encourage readers to read once again para ubusin yung TBR nila or samantalahin to quarantine for them to finish maybe at least 1 to 2 books at TBR nila. And for me, it's very fulfilling ngayon na nagagawa ko. Okay, so ito na ang ating aloe vera. So as you can see, konti na siya mga kababayan. Kailangan ko na bumili. After ng quarantine, kailangan makabili na ako sa Nature's Republic. Doon lang talaga ako bumibili sa Nature's Republic kasi kapag bumibili ako sa iba, parang hindi siya original, parang hindi siya effective. Marami akong maglagay nito, sis. As in, makapal talaga ako maglagay. Hindi, alagyan ko lang yung 5 points. Ito, 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 ito. Ayan. Then, once I'm done, kukuha ko na isa pa. And then, kakalat ko siya dito sa aking 3 fingers of each hand. Ang sasay. Ayan, 3 fingers of each hand. And then, iyaganto natin sa face. Kakalat natin. Anyways, may nagtanong pala sa ating YouTube, sa Instagram, kung ano daw po yung subject na tinuturo ko nung nagtuturo pa ako. MAPE, Music Arts, PE, and Health. Isang subject lang yung tinuturo mo, pero nahahati siya sa 4. And 4 na lesson plan din yun, 4 na exams, 4 na activities, 4 na visual aids, 4 lahat mga kababayan. But all in all, I enjoy teaching MAPE. And one last job-related question to end this reading vlog. Paano ko daw na isasawa yung pag-booktube at pag-trabaho sa call center? At sinasabi ko talaga sa inyo, kapag gusto ko yung gawin isang bagay, it's just a matter of mind and goal. Alam mo yun? Kapag ginusto mo talagang gawin na isang bagay, mabibigyan mo siya ng time at magagawa mo siya kahit na gano'n kapag magka-busy. Because sinaset mo sa utak mo, gusto mo siyang gawin. Kaya nagagawa mo. Katanong mo kung ano yung nag-drive sa akin para gawa ng videos. Yun yung mga comments nyo mga kababayan. Kapag nababasa ko yung mga comments nyo kung paano kayo nag-enjoy reading vlog ko, kung paano nyo nalidiscover yung libro dahil binasa ko yun. Alam nyo, yun yung parang nakakatuwa na may mga tao natutuwa sa ginagawa ko at iisa yung love namin kaya ginagawa ko yung booktube at ginagawa nyo yung panonood ng booktube kasi isa lang yung love natin and that is the love of reading. Ay, ang drama, chef. Nahuhubaran na ako. Sinisigurado ko na magkakaroon ako ng isang video per week kahit na nagtrabaho ako. Because it's what I love and it's what you love. We both love it. We are both enjoying it. That's why I'm making time for it.
Next reading vlog, we are going to focus about the topic of love. Kasi ang dami rin nagtatanong, palang diba, binabasa ko yung bagay tayo ni Jerry Gracia kasi nabinigay siya ng free via PDF sa Twitter. And oh my God, sobrang mahal na mahal ko yung libro na yun. Sobrang na-inlove ako sa libro na yun. Kasi ang ganda ng writing style, ang ganda ng pagkakakwento ni Jerry Gracia. Ang galing niya magsulat and sobrang dami niyang quotable quotes tungkol sa pagmamahal. Oh my God, I highly recommend that Bagay Tayo by Jerry Gracia. Once this quarantine is over, bibilhin ko yung physical copy ng Bagay Tayo. Alam mo, binibasa ko pa lang siya, parang umpisa pa lang, sobrang hook ka na, ayaw mo nang pigilan, and I'm so in love with the book kay Sir Jerry at saka dun sa jowa niya, si Pitbull. Sobrang kinikilig ako. Makes me wanna fall in love again. Pero sa tamang tao na, mga sis Pumba, huwag na tayong ma-fall pa ulit sa maling tao. But anyways, pag na-fall tayo sa maling tao, it's church to experience na lang, ganun. Ba't na pupunta na sa love? Okay, anyways, I think I will end this reading vlog in here. Ako pinapatuyo ko yung aking mukha sa aloe vera. Thank you all so much for watching this reading vlog. And sa lahat ng mga sumali sa Film Meet Readathon, maraming maraming salamat din. At ang ating hashtag, Road to Baganism. Anyways, I think that is it for today's video. Thank you so much for watching. If you enjoyed, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. Bye! Good night! Always remember to open that book and discover what magic is. Always be safe, be kind, and ingat kayo. Let's survive this pandemic. Bye!